Lord, you gave a promise deep down in my heart that you will never leave me and never will part. So through every trial, no, I won't back down. My Lord and Savior, yes, you wear the crown. When you rose over death, you claimed the victory. So I rise every day, for you have set me free. Your power, your promise is here. You bring hope in love. When questions surround me, your answer is clear. Your word reminds me, no doubt, no more fear. In all this darkness, Lord, you are the light. Your love reminds me to fight the good fight. When you rose over death, you claimed the victory. So I rise every day, for you have set me free. Your power, your promise. Thank you.
we dance because you are faithful, Lord. We rise because you are faithful. We run because you are faithful. We dance because you are faithful, Lord. We rise because you are faithful. We run. Alam po namin, Panginoon, na kayo ang unang-unang nagmahal sa amin, Panginoon. Lord, you are the first lover, O God, of our souls, Panginoon. You saved us, Panginoon. You sacrificed first, Panginoon, para sa amin. And Lord, we can never ever give back, Panginoon, lahat ng favor na meron kami, Panginoon, right now sa inyo. Lord, we cannot outgive you, O God, because you are, Lord, the generous God, Panginoon. Maraming salamat, O God. And Lord, we declare, Panginoon, that you are all-powerful today. Sing. Sige po, palakpak po natin mga kamay para sa ating Diyos. From the start, you love me. You saw who I could be. So you gave your life to save my soul. Lord, I want to thank you for all that I've been through. 'Cause now I see that you are in control. Oh, hallelujah. Whoa, oh, oh. Now I am forgiven. Whoa, oh, oh. Your grace has set me free. Living, whoa-oh-oh-oh-oh. Your love is never giving up. It's never giving up on me, yeah. Your grace came and made a way. I'll never be the same forever. And it's your love. O God, for the love, Panginoon, that you've given to us, O God. And today, Panginoon, Lord, we want this people, Panginoon, to experience your presence. I can hear the sound of the broken chains. Freedom is alive, running through my veins. Victory is mine over sin and shame. I am free. I am free. I can hear the sound of the broken chains. Freedom is alive, running through my veins. Victory is mine over sin and shame. I am free. For the last time, I am free. I can hear the sound. I can hear the sound.
it's never given up on me, yeah. Your grace came and made a way, I'll never be the same forever. Your love is never giving up, it's never giving up on me, yeah. Your grace came and made a way, I'll never be the same forever. And this love, yes Lord, it is your love, O God, that it made, Panginoon, all things possible for us, O God. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, soul bones are broken, I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible to you, O Lord. It's you.
Ama. Maraming maraming salamat, Panginoon. Truly, O God, that you are the God of impossibilities. Count on one thing, the same God that never fails will not fail me now. You won't fail me now in the waiting. The same God who's never late is working all things out. You're working all things out. Forever and ever. Oh yes, I will. Forever.
what you do. That's who you are. You give me. And you give me beauty for this ashes. Grace, this hope. And you pull this salvation, me close to you. You've given all these things, oh God. You have turned my mourning to dancing. That's what you do. That's who you are. And that's what you do. That's who you are. And that's what you do. And we will believe in you. That's who you are. Praises and worship belongs to our God. And so as we continue our worship, we will proceed with our giving. So join me as we all read in Matthew chapter 6, verses 19 to 21. Again, it's in Matthew chapter 6, verses 19 to 21. And I will be reading in New International Version. And it reads, "Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal." In verse 21, we will give emphasis on this. "For where your treasure is, there your heart will be also." I'll say it again. "For where your treasure is, there your heart will be also." So ito pong binasa natin sa Matthew chapter 6, verses 19 to 21, ay kasama ng passage na isinare ko po sa inyo last Sunday about Matthew 6 verse 33, na kung saan we are encouraged that as we seek God first, all these things will be added unto us. Now we are being encouraged na habang tayo po ay nag-aanap buhay, nag-negosyo, nag-i-invest, no? Pinapaalalahanan po tayo sa ating binasa na huwag naman po nating baliwalain, no? Yung higit na mahalaga, no? Yung talagang nagmamatter. Tulad nga ng team natin sa month na ito ng July, na habang tayo ay may kakayahang maghanap buhay, habang tayo ay may kakayahang magnegosyo at kumita, mag-invest at
mag-increase ng ating finances, no? We need to be reminded na dilipas naman po talaga ang lahat ng ito dito sa lupa. Ang masakit pa nga po nito, no? Ito yung katotohanan na hindi mo pa nga na-enjoy yung mga pinaghirapan mo, nag-expire ka na, unfortunately. No? At hindi po, yun na nga, yung mga bagay na pinaghirapan mo, hindi mo na-enjoy. Kasi nga, lilipasan po talaga ang lahat ng mga bagay dito sa lupa. Or kung hindi naman, maaaring manakaw ito sa'yo or masira, no? Itong mga tangible things na ito. Tulad nga na sinabi doon sa mga naunang verses sa 19 to 20 na kung saan pwedeng sirain ng moths, ng vermin, or pwedeng manakaw sa atin. No? We are now being encouraged, no? Na kung meron man tayong higit na dapat bigyan ng priority, ng value, and that is storing up these treasures in heaven. And so how we can do this? We can do this by giving our tithes and offerings. Kaya patuloy po ang encouragement natin as part of our worship na tayo po ay faithfully magbibigay ng ating tithes and offerings. Na kung saan, as we put our treasures in heaven, yung mga bagay na ito hindi masisira. Rather, kapag iniwan natin yung buhay natin dito sa mundo, no, may enjoy natin, ma-harvest natin yung mga bagay na faithfully natin binigay sa Panginoon as our tithes and offerings. Na alam natin, magagamit ito sa expansion ng kanyang kingdom while we are here on earth, while we are doing our ministry here on earth. No? But still the same, nakikita ng Panginoon yung faithfulness natin sa pagsunod natin sa Kanya in every time we honor Him through our tithes and offering. No? At yun na nga, sinasabi din sa verse 21, no? Na kung saan nasan daw yung puso natin, nandun din daw yung ating kayamanan. No? Kaya, patuloy nating saliksikin ang ating mga sarili, patuloy nating itama ang ating puso na magkaroon tayo ng tamang perspective in every time that we are gaining wealth, no? That while it is important, kailangan ma-remind tayo palagi, ma-encourage tayo na meron tayong way to honor God or meron tayong may instruction ng Panginoon sa atin na magbigay para sa kanyang kingdom. Baga mag-store up na ng treasure sa heaven. At yun yung tinuturo sa atin ng binasa natin sa araw na ito. No, nahigit, no, in God's economy, yung pagbibigay natin, no, mas babalik sa atin yun ng doble, triple, o higit pa. At tunay nga, napagpapalain tayo ng Panginoon every time we honor Him as we follow Him through this discipline of giving. So as we continue to prepare ourselves in giving, ito po ang mga ways on how we can give. So now we learn the options on how we can give. As always, sama niyo po ang inyong mga prayer requests. We have many ways for us all together pray about this request. You can message us on our Facebook page, you can message one of our leaders of our church, or better yet, join po kayo sa ating mga prayer services online. Meron tayo sa morning at sa evening. Ayan. So before we give our tithes and offerings today, pwede po bang pakitype sa ating comment section, treasures in heaven. Ayan, pakitype nyo po, treasures in heaven. Truly, bagay na talagang nagmamatter, what truly matters is yung pag-store up natin ng treasures in heaven. That while it is important na tayo ay naghahanap buhay, kumikita at naghahanap merong mga negosyo dito sa lupa, eh wag nating kalimutan na higit na mahalaga isang tunay na nagmamatter and every time na talaga naman tayo ay nag-iimbak ng treasures natin sa heaven. That soon ay i-harvest natin po yan as we faithfully give to our God. Let's all pray. Father, we thank you for this opportunity that we can give today, our tithes and offerings, that indeed accept this as our worship and our sign of obedience to you, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa patuloy ninyong pagpapala sa aming mga hanapbuhay, sa aming mga negosyo, at sa lahat ng mga ways on how we can increase our finances. That while it is significant that we are storing up riches here on earth,
in preparation sa aming future at sa aming pong mga buhay po na kailangan ng namin i-sustain financially dito sa lupa, ay higit na mahalaga na dapat nag-store up kami ng treasure sa heaven na kung saan ang mga kayamanan ito ay hindi masisira, hindi mananakaw. Rather, ito ay maiingatan at truly, once we reach heaven, O God, ay may enjoy namin ang mga harvest na ito, Panginoon. I-harvest namin ang mga pag-imbak namin ito. Kaya nga, we are doing this gesture of giving our tithes and offerings. This is our way of storing up treasures in heaven. But we know that this finances will be used in the expansion of your kingdom, in the ministry of this church, Faithful Jesus Church, sa maraming mga plano at activities na meron po kami. At isa na nga po dyan, yung aming project na Love of Vera, yung aming project sa isa po naming outreach dito po sa Faithful Abuera, Panginoon. Pero din sinasama namin ang aming mga personal na panalangin na tunay na kayo nga po ang nakakaalam ng bawat isang pangailangan na meron po kami. Marami pong salamat dahil tunay nga that in every time that we come to you in prayer by faith, indeed, you honor our prayers, O God, as long as it is part of your plan and will for our lives. Salamat po. This is our prayer in the name of Jesus, our Lord and Savior, we pray. Amen and amen. We can all give cheerfully and God bless us all faithful. Today I declare that Jesus is my Lord. God is my Father. Blessing our own God. With His Spirit, greater things I can afford. Victory is mine. With His Word, I am told. I believe I am safe and forgiven. I know I am loved and not forsaken. I am secure, whole, and never broken. I provided, not deceived, and never forgotten. I pray, Lord, that you will bless me in need, and that your glory will expand in its seed. With your hands be on me as I plant some more seed. Save me from the evil one, and spare me from greed. By your grace and devotion, I will be faithful. By your love and giving, I will be helpful. By your Spirit, in honoring delightful. By your power, in discipleship, fruitful. Jesus is my partner as I convert millions. I'm one of a community of thousands. With love, passion, I'm following all your dreams. Daily, weekly, there's open heaven, open hand. Make room for what really matters. Ito ang ating serya sa buwang ito. The last week, we talked about priority check. Hindi pwedeng lahat mahalaga. Dapat may number one, may number two, may number three. At doon sa order na yon, ang mga desisyon umiikot. So, bago pipiliin ang ikalawa, syempre unahin muna yung pinaka-importante para sa atin. At alam nating lahat bilang mananampalataya ng Diyos na dapat ang Diyos ay una sa lahat. Ngayong araw, pag-usapan natin ang isa pa sa napakahalaga na hindi naman pinapahalagahan ng marami until magkakasakit tayo. And that is our health. This message is entitled, My Health, My Wealth. Father, in the name of Jesus, we thank you so much for your presence today. Sa amin pong mga karamdaman, sa amin pong mga alalahanin, sa mga burdens po namin, we lay them all at your feet. Hayaan ninyo na bukas loob at bukas isip naming matanggap ang inyong mga salita na magpapabago ng aming mga sitwasyon sa buhay. Give us that willing heart and mind to be changed by your Spirit. Salamat po, kayo pong bahala sa lahat ng aming mga pangailangan as we put you first. Grant us a willing spirit in the name of Jesus. Amen. Pachat naman po dyan, what is our message for today? My health, my wealth. And this is a catch of our message. Health is wealth. Bakit? It is a valuable possession to continuously fulfill our mission in life. Kayamanan ang kalusugan. Make room for what really matters. Mahalaga ang kalusugan. Bakit? Kasi
Mahalaga ang misyon. Pero kung wala ka na dito sa earth dahil bumigay na ang iyong kalusugan, paano mo pa ito matutuloy? 3 John chapter 2. Beloved, I pray that in every way you may succeed and prosper and be in good health physically, just as I know your soul prospers spiritually. Para sa lahat ng mahal ng Panginoong Diyos, beloved, ang unang-unang dapat pagyamanin sang-ayon sa talatang ito ay ang ating mga kaluluwa. Yung ating kalooban, yung ating mga pagdedesisyon, yung ating puso, yung ating kaisipan. Mahalaga na ito ay maayos, nakaugnay sa Diyos na may-ari ng lahat, na siyang pinaghuhugutan ng lahat-lahat sa atin. Maliwanag po ito, pag maayos ang ating relasyon sa Diyos, maayos ang ating kaluluwa, dapat ang susunod na aayos ay ang ating mga kalusugan. Sabi doon, be in good health, physically. Maayos ang panglabas, ang lagay. Maayos ang loob, tapos ang labas. Hindi. Hindi pwede yun. Pero may sinabi po dyan that you may succeed and prosper. Ano nga bang ibig sabihin ng prosper? Hindi mayaman. Ang Tagalog na maganda doon ay maginhawa. Hindi mainit, hindi maalinsangan, kung hindi tama. Maayos ang iyong pakiramdam kasi maginhawa. At yan ang plano ng Diyos. Buo, kaya nga ang gospel natin ay whole gospel. Sabi sa World Health Organization, ano nga ba ang ibig sabihin ng health? Health is a state of complete, kompleto, physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease. Hindi masasabing basta walang sakit, healthy. Ang sabi ng WHO, dapat yung isip natin, yung ating pangangatawan at ang ating pakikipagrelasyon sa ibang tao ay maayos. Now, sinasabi natin my health, my wealth. E ano nga bang definition ng wealth? Wealth is the abundance of valuable possessions. Pag sinabing wealthy ka, yung napaka-importanting bagay, meron ka. At ang pinaka-importante sa lahat, hindi lang pera-pera, kung hindi marami pang bagay. Paano ka gagawa ng pera kung lupay-pay ang katawan mo? Importante ang kalusugan. Kasi pag malusog ka, makakapagtrabaho ka, makakapag-aral ka ng mabuti, and that will lead to your other things as in wealth. Naalala ko po, meron kaming tito. Sa limang magkakapatid po ay siya ang pinakagwapo daw at siya daw ang pinakamatalino. Kaya inaasahan ng pamilya na magiging maayos at masagana ang kanyang buhay. Magaling po siya, gwapo po siya. Kaya lang may problema, masasakitin po siya. At wala na po siya ngayon dito sa lupang ibabaw, sayang. Pero aanhin nga ba natin ang mga bagay-bagay na, you know, katalinuhan, kagapuhan, magaling mo sa lahat kung may sakit tayo, kung napabayaan natin ang ating mga health. Ang tanong ngayon na ating sasagutin is, how do we become healthy? Una, take care of our bodies. Ikalawa, think great thoughts. Ikatlo, trade up negative emotions. Mapapansin po natin sa tatlong yan, merong physical, merong mental, at merong tinatawag na emotional. Buo, sabay-sabay. Kung handa na po kayo, pa-share naman po itong link na to sa ating mga kaibigan, baka makatulong. And I pray in the name of Jesus na yung pong may mga karamdaman, it's never too late to regain our health. Yun lang ang maganda sa Diyos, na hindi pwedeng, alam mo yung sayang, noon ko pa sana to narinig. Hindi. God can still make a way.
So number one, how do we become healthy? Take care of our bodies. Alagaan ang ating mga physical bodies. 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20. You surely know that your body is a temple where the Holy Spirit lives. Circle the word temple. The Spirit is in you and is a gift from God. Nananahan ang Espiritu sa ating mga katawan. You are no longer your own. God paid a great price for you. So use your body to honor God. May binanggit doon na ang ating katawan ay templo. Ano nga bang ibig sabihin ng templo? Ang templo, parang church, parang ganun, ito ang pinananahanan ng presence ng Diyos. At dito rin pumupunta ang mga tao para makipag-ugnayan sa Diyos. So kung sinasabi natin, yun ang ating katawan, dito nananahan ang presensya ng Diyos at dito tayo nakikipag-ugnay sa ating Diyos. Kaya ang sabi ng talata, ingatan natin ang ating katawan dahil ito ang gagamitin natin para papurihan siya at para maluwalhati siya. Noong mga nakaraang taon, nagkaroon kami ng kaisipan ni Dr. Toto ng ganito. Okay, spiritually, yes, yes, yes. Serve pa more. Talagang to the max. Okay naman po yun. Kaya lang nung napag-isip-isipan namin sa aming mga devotions na hanggang kailan masusustain yung kapabayaan ng katawan dahil lang sa paniniwalang the spirit is willing, okay lang that the flesh is weak. Kasi paano hahaba ang iyong pagmimisyon? Paano hahaba ang ating impluensya kung may sakit ang ating mga katawan? Paano natin magagampanan ang misyon kung tayo ay uubo-ubo at may mga hindi magaganda sa ating mga katawan? Ito'y pwedeng maging limitasyon. Kaya anong sinasabi ng talata? If we have to honor God, one of the best ways is through our bodies. Kung ano ang ginagawa natin sa ating katawan, dapat may permiso ang Diyos dahil hindi na daw ito sa atin. Binili ito ng Diyos sa pamamagitan ng dugo niya. Binigay niya ang kanyang anak para sa atin. So, bawat gagawin natin sa ating katawan, maganda na itanong, Panginoon, ayos lang po ba ito sa inyo? Panginoon, kayo po ba'y natutuwa kapag ito ay ginagawa ko sa aking katawan? Daniel chapter 1 verse 8. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's delicacies, not with wine which he drank. Therefore he requested of the chief of the eunuchs that he might not defile himself. 12. Please test your servants for 10 days. 10 araw. Let them give us vegetables and water to drink. And at the end of the 10 days, verse 15, their features appeared better and fatter in flesh than all the young men who ate the portion of the king's delicacies. Nangyari ito doon sa panahon ni Daniel na kung saan sila ay gagamitin ng hari para sa mga pinagagawa niyang mga projects at magiging mga leaders ng kanilang mga grupo. Pero ang gusto ng hari, the best ang ipapakain sa kanila para maging malakas sila. Pero nag-beg off si Daniel at ng kanyang mga kasama at ang sabi niya, naku, itong mga oily foods na ito, itong mga toxic na mga pagkain kasi sobrang linamnam, sobrang mga masasarap, sobrang matataba. Sabi niya, pass po ako. Hindi naman po ako manghihina, basta bigyan niyo lang po ako ng maayos na pagkain at maayos na inumin. Subukan niyo po ako after 10 days. O, tingnan nyo mga ka-faithful, may epekto. 10 araw may epekto. So, kung tayo ay ilang taon nang kumakain ng hindi maayos na pagkain, sigurado matindi na ang epekto.
at napatunayan sa kanilang maayos na pagkain na umayos ang kanilang mga katawan. Naging testimony pa sila dun sa mga tao, ay pwede palang lumakas kahit gulay at tubig at maayos na pagkain na hindi masyadong malalasa. Unang-unang bagay na kailangan natin isaalang-alang sa pag-aalaga ng ating katawan, take correct food and drink. Hindi na natin pag-uusapan ang detalye nito, ha? Correct? Ano nga bang tamang pagkain? Sobrang alat? Sobrang mamantika? Ano nga bang tamang dapat kinakain natin? Yung may mga preservatives o natural? Anong dapat nating iniinom? Yung nga ba ang tawag sa water ay silver juice? Aba, hindi basta-basta ang tubig, talagang very natural. Ang hangin, very natural. Ang sunlight, very natural. Kasi naniniwala tayo that God has provided for everything that we need. Pero bakit nga ba nung unang panahon wala masyado nagkakasakit at ngayon talamak ang sakit? Nasa mga kinakain natin. Nasa mga iniinom natin. Kaya nga po nung isang sa mga estudyante ko, lagi kong sinasabi, no offense meant, ha? Sabi ko, yung mga soft drinks na pinag-iinom ninyo, subukan ninyong ipanglinis ng toilet bowl. Makikita nyo, matatanggal ang mga dumi dyan at ang mga mancha. Bakit? It's acid. Ganon din ang epekto niya doon sa ating mga katawan. Wait lang, kanino bang katawan to? Hindi atin. Kaya dapat bawat inilalagay natin dito, tinatanong natin ang Diyos kung okay lang ba sa Kanya ito. 1 Timothy chapter 4 verse 8, physical exercise has some value, pero nakakatamad, hindi ba? Pero importante. But spiritual exercise is valuable in every way because it promises life both for the present and for the future. Kinumpara ang spiritual exercise sa physical exercise. Sabi doon, parehong mahalaga yon. Pero yung physical exercise, importante hanggang dito sa lupa. Pero yung spiritual exercise, importante dito sa lupa at magpawalang hanggan. Exercise, paulit-ulit na paggalaw na ginagawa natin. Physically, dapat nagmumove tayo. Anong sabi? Galaw-galaw para hindi pumanaw. Meron po ba tayong physical exercise? Exodus chapter 20 verses 9 and 10. 6 days you shall labor. Huwag pagbaliktarin ng numero. And do all your work. Sagadin na natin. But the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. And on it you shall not do any work. You or your son or your daughter, your male servant, or your female servant, or your livestock, or the sojourner who is within your gates. Maliwanag! Ilang araw magtatrabaho, mas marami. Sagadin nyo na doon. Mapalad tayo na 5 araw lang ang trabaho, pero may laba-laba, linis-linis. Pwede naman on the 6th day. Pero on the 7th day, that is supposed to be Sabbath and it's holy. Dapat, pass na tayo sa mga trabaho. Yan ang dapat nagre-recuperate ang ating mga kaluluwa, nagpapahinga ang ating mga spirito at ang ating mga katawan, wala munang trabaho. How do we take care of our bodies? Work daw. Kapag tambay-tambay at pahila-hilata lang, it's not taking care of their body. Lahat ng sobra masama. Work, and of course, don't forget, kahit 5 minutes, simulan natin. Galaw-galaw, exercise. Eh sabi nila, Ate Mitch, ito exercise ko, oh. Ito, pag ganyan-ganyan, dagdagan naman natin, no? Rest and relax. Yung pong pagpapahinga. Guilty po ako dyan, Your Honor. Akala ko kasi pag nagpahinga ako, sayang naman yung oras. Pero hindi po. Yung ipinahinga mo,
yung ininap time mo, na-regain ang lakas mo, mas mabilis ka pang makakapag-isip, mas produktibo ka pang makakapag-trabaho. Parelax-relax naman pag may time. Pero ang relaxation, sana kahit sa digital things and devices, makapag-detox? Eh, sorry po ha. Yung relaxation po na alam ko, parang Psalm 23, He makes me to lie down in green pastures. Dapat may meron din pahinga ang mata sa mga panonood at pag TikTok and etc. Tubukan niyo po ang digital detox. Very, very effective. So that our souls can have time to lay down in the presence of God and really ask Him to talk to us. Lord, what is it that you want to do? You want me to do? Once again, what is our point number one? Take care of our bodies. Alam nyo na kung anong tamang kainin, tamang inumin, magtrabaho, mag-exercise, mag-rest at mag-relax. Pangalawa, think great thoughts. Mental health naman tayo. Proverbs chapter 3 verses 7 to 8. Don't ever think that you are wise enough, but respect the Lord and stay away from evil. This will make you healthy and you will feel strong. Pagbigyan natin ng konting panahon, huwag daw magiging mayabang. Irespeto ang Diyos, lumayo sa masama. Pag ginawa natin ang tatlong bagay na ito, lalakas tayo, magiging ayos ang lahat sa atin, at magiging healthy daw po tayo. That means physically, mentally, emotionally, socially. Totoo po ba ito? Totoong totoo. How do we take care of our mental health? Think great thoughts. Paano mababago ang ating mga iniisip at maging matitindi ang ating iniisip, hindi puro pangit na lang? Read and listen to God's Word. Ang Diyos nagbigay ng manual for life. Hindi niya itinago ang mga plano niya at ang sikreto ng pananagumpay. Habang binabasa natin ito, nabubuksan ang ating kaisipan sa kanyang nais nating gawin. Pag lagi-lagi itong binabasa, nababago ang ating mga isip at nababago ang ating mga desisyon, ang ating mga habits. Kung nais natin maging maayos ang utak natin, magbasa tayo nito. Sadyain natin bawat araw anong oras yon. Sabi nga po doon sa Old Testament meditate it day and night. So masimula pa lang, sama po kayo sa daily faithful prayers. Salita ng Diyos. Sasabihin mo, ay baduy naman yan, ay corny naman yan, ay bahala ka kung anong gusto mong isipin. Pero yung baduy na sinasabi mo, yung corny na sinasabi mo, yun ang magsasalba ng buhay mo. Pero kung ikinahihiya natin ito, I'm very sure of this, magkakaloko-loko ang ating mga buhay. Pag tayo'y nagbabasa nito, nababago nito ang ating isip. Pag pinakikinggan natin ng Diyos sa kanyang mga salita, subukan mo. Naranasan mo na bang maging tuliro ang isip mo? Naririnig mo sarili mo, di ba? Ala na, ito na mangyayari sa'yo, ito na, nangyayari yan na madalas sa akin. Pero hindi ko maintindihan kapag nagbabasa ako ng salita ng Diyos. May mga panahon, I'd like to admit that, na parang hindi ko naman naiintindihan. O parang alam ko na naman ito. Pero bakit ba hindi ko ma-explain na habang binabasa ko siya, alam na alam ko sa puso ko na hindi ako nag-iisa, na buhay ang mga letra na parang nagsasalita sa akin. At dahil nagsasalita siya, alam kong hindi ko paniniwalaan ang iniisip ko. And I will put my trust in my God.
Yung tinatawag na faith, faith comes by hearing. And faith is the one that will help us be victorious over this life. Eh kung hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, at pag oras na ng on-site service, tutulog-tulog. Pag kanta-kanta, okay pa. Pero pag preaching na, ay tulugan na. Pag faith group na, tulugan na. Yun po ang magpapabago ng ating mga utak. Na yung mga iniisip nating maliliit na bagay, biglang lalaki. Palalawakin ng Diyos ang mga vision na meron tayo. Makikita natin na we are destined for greater things because our God is great. Tingnan mo, iniisip mo, yung teleserye na napanood mo, yung problema ni ano, anong isusuot mo next week, ganun lang kababaw eh. Pero habang nag-i-immerse tayo sa salita ng Diyos, talaga namang napakalaki ng kanyang pangitain sa iyong buhay. Philippians 4:9, what you have learned, na-aral daw, FLI yan, and received, dapat ang salita ng Diyos tinatanggap, and heard, napakinggan, nakita din, no? Practice these things, and the God of peace will be with you. Gusto mong magkaroon ng kapayapaan ang iyong isip, salita ng Diyos ang solusyon doon. At gawin natin yung ating napakinggan. Practice faith. It's not enough na pakinig ng pakinig ng pakinig, basa ng basa ng basa. Gawin natin. Maniwala tayo doon. And make a step of faith na Panginoon, narinig ko po na dapat po pala ibigay ang para sa inyo. Lord, yung Sabbath daw, magpapahinga sa presensya mo at kung kaya ko naman mag-onsite, go to the SM na po. Worship tayo doon. At pag nandun ka naman sa SM, huwag ka naman kumain ng popcorn doon. Nandun ka talaga na, Panginoon, I'm here for the next 2 hours, 1.5 hours. I will be here wholeheartedly worshiping you. At kung nag-o-onsite ka naman, siguraduhin mo na may valid na dahilan kung bakit ka nandyan. But be really 100% present, di ba? Philippians 4:8, finally brothers, whatsoever is honorable, is just, pure, lovely, commendable, if there is any excellence, or is there any worthy of praise, think about these things. Oh, maliwanag yan na hindi lahat ng papasok sa isip natin, paniniwalaan natin. Challenge our thoughts. Maganda ba yan? Yan ba ay pure? Yan ba ay lovely? Kasi ang dami talaga, di ba? Ayaw mo ng basura sa bahay mo. Ayaw mo ng mga bulok sa bahay mo. Pero bakit okay lang sa isip natin? Bakit okay lang sa mga napapanood natin, di ba? O nababasa natin. Ganon din yun eh. Kaya po, we need to challenge our thoughts. Hindi komot na isip mo, paniniwalaan mo. Kailangan i-challenge mo. Okay lang iniisip ko to? Parang ang sabi ng Diyos, hindi eh. Pero kung walang filter, walang salita ng Diyos sa puso natin, talaga naman, lahat ng maririnig mo, i-entertain mo, lahat ng nabasa mo, paniniwalaan mo, kahit fake news. What is our message for today? My health, my wealth. I wanna be wealthy by becoming healthy. I'll take care of my body and I will think great thoughts. Ikatlo, trade up negative emotions. Okay, tapos na tayo sa physical, tapos na tayo sa mental, let's go to emotional health. Minsan si Nehemiah in chapter 2 verse 2, napansin ng Diyos. Masiyahin po kasi itong lingkod ng Diyos na ito, na lingkod din ng hari eh. Therefore the king said to me, why is your face sad? Since you are not sick, this is nothing but sorrow of heart. So I became dreadfully afraid. Nakikita sa mga mukha kapag may dinadamdam ang mga puso.
Kaya po, tinitingnan ng mga mata, nangungusap yan eh. Sabi nila, yan ang mirror of the soul. Diba? Pag nagniningning ang mga mata mo, maaring ayos ang iyong puso. Pero, importante, mahalaga, na maayos ang ating mga emosyon. Oo nga, malakas nga katawan mo. Dinaan mo na lang sa pag-exercise, bodybuilding. Pero kamusta naman? Masaya ba ang puso mo? Oo nga, talaga namang maingat ka sa mga kinakain mo, iniinom mo, pero naman ang utak mo naman kung ano-anong pinanonood at kung ano-ano ang binabasa. Balanse po dapat pagdating sa health. Make heart as happy as possible. Motto na po dapat yan ang buhay natin. Masayang puso, lalabas yan sa masayang disposisyon sa buhay. Pag masayang puso, makakagawa ng maayos na desisyon. At ang mga desisyon na ginagawa natin, magdidikta kung anong buhay meron tayo. Kaya, kamusta ang puso mo? Ano ang nagpapalungkot sa puso mo? Yang mga away, galit, inggit, selos, naku. Panahon na siguro kung dapat na ito ay pag-isipan, makakabuti ba o kailangan ko nang mag-move forward. Sabi daw nila bounce back eh, pero I'd like to call it bounce forward. Nakakabuti ba na matulog ka ng galit? Away-away pa kayo? Selfishness on the side, 'di ba? Mahalaga na ang ating emosyon ay mapayapa. Sabi nga natin the last week, prioridad, na may mga season ng buhay eh. At hindi na babalik ang mga season na yan. So make the most out of it. Bawat araw na daraan, gumagawa tayo ng mga happy memories. Yan. Happy memories. Isinusulat, inaalala kayo pag natulog, anong magandang nangyari at wala? Naku, bawi-bawi bukas. Hindi pwedeng ang kanta natin eh, kung natapos ko ang aking pag-aaral, puro ang lungkot ng kanta na yun eh, hindi ba? Pero pwedeng instead of saying, if only, we can probably say, next time. Kasi kung puro regrets, hindi po masaya yun eh. So make the heart as happy as possible. At kung ano nagpapalungkot sa puso mo, bigay mo na yan kay Lord. Bigay mo na sa Kanya lahat yan at hayaan mo ang Kanyang kapayapaan ang bumalot sa iyong puso. Isaiah chapter 41 verse 10, do not fear, maliwanag yan mga kapatid, for I am with you, huwag daw matakot, do not be afraid, inulit na naman niya, for I am your God, malakas ako, kasama mo ako, hindi kita pababayaan, at I will strengthen you, palalakasin kita, be assured, I will help you. Diba, nakaranas ka na niya, natakot tayo? Anong dahilan ng ating pagkatakot? Kasi na-overwhelm tayo sa mangyayari. Feeling natin mag-solo tayo, kulang tayo, kapos tayo, paano na? Pero ang assurance sa Panginoon, huwag kang matakot, kasama mo ko, tutulungan kita. I will certainly take hold of you with my righteous right hand, a hand of justice, ipagtatanggol talaga tayo ng Diyos sa mga kamalian, of power, palalakasin niya tayo, of victory, mananagumpay tayo, of salvation, ililigtas niya tayo. Anong point sa emotional health? Mga ka-faithful, minimize, hindi naman talaga mawawala, minimize fear, minimize worry, and minimize stress. Uulitin ko lang po ito. Ayaw natin ng emosyon ng takot. Ang daming verses sa Bible na nilalabanan ng takot. Hindi ko maintindihan kung bakit mahilig tayong manood ng mga horror na mga palabas na nagdudulot sa atin ng takot. Sumasakay pa tayo ng mga rides na ay nakakatakot at saka nakakatakot, nakakapag-paalala.
Nako, yung mga anak ko, nagpaalam nung isang araw at pupunta daw ng EK, ililibre daw. Eh di syempre, ako naman, nako, ano ba yan? Ganyan, nag-aalala ako, but I chose to believe in God. Pero iniisip ko, sorry, nag-iisip ako eh na ayaw natin mag-alala, ayaw natin mag-worry, ayaw natin ma-stress, pero tayo naman ang panood ng panood at punta ng punta sa mga lugar na magdadala sa atin ng worry, ng free, ng stress at ng fear. Ba't ganun? Nanonood tayo ng mga drama-drama, ay naku, madrama na nga ang buhay natin. Manonood pa tayo ng mga nakakaiyak, nakakainis, nakakagigil, nakakagalit na mga palabas na itong kontrabidang ito, grabe na siya. Ayoko nun. Kasi konting balabag nga lang po, nagugulat ako eh. Gusto ko yung tatawa lang ako ng tatawa. Ayoko mga mystery, mag-iisip. Ang dami ko na nga iniisip, manonood pa ako ng mga misteryo, mga bagay. Pero no offense, man. May mga taong magaling po dyan, eh, na didistress sila ng ganyan. Pero hanggat maaari, bawas-bawas na ng mga magiging source ng takot, ng pag-alala, at ng mga stress natin. Kung ayaw mo magalit, eh huwag kang manood ng mga bagay na ikakagalit mo. Proverbs 12 verse 26, "The righteous should choose his friends carefully." Ayan na nga. Choose friends carefully. Kung sino ang kaibigan mo, yan ang magdidikta ng magiging ugali habits mo. Totoo yan. Emotional health would lead to relational health. Kaya sa mga singles out there, pagpipili na mapapang-asawa, eto nga, choose friends carefully. Lalo na ang choose your husbands and wives carefully. Kapag nakita mo ng emotionally hindi siya healthy, abay, mag-isip-isip ka na. Hey, Ate Mitch, mababago naman siya ng pag-ibig ko. Napakarami na nagsabi niyan, pero hindi nangyari. Anong sinasabi? Pag may nakikita ka ng anger problem sa kanya, pag may nakikita ka ng addiction sa kanya, pag meron ka na nakikita ng, you know, bitterness sa kanya, mga habits na hindi okay, mag-ingat ka na. Red flags na yan. Ingat-ingat. Warning na. Kasi hindi siya magiging kapartner sa iyong buhay. Yes, Ate Mitch, we live in a broken world and everybody's broken. Yes. Given yan, broken ako, broken ka, mag-aasawa ka pa ng mas broken pa sa'yo. Di ba dapat whole nga? So that you are able to help each other to serve the community, to serve our God. Kaya nga po sinasabi natin na kung nais mo na maging emotionally healthy, maganda na hindi nakatutok lang sa sarili mo, kung hindi nagmimission, tumutulong, nagmamalasakit sa kapwa. Kasi pag sarili mo lang, puro pangit makikita mo. Puro problema mo lang. Pero pag nakita mo ang pangangailangan ng ibang tao, anong sabi? It is more blessed to give than to receive. Acts 13:52, "And the disciples were continually filled throughout their hearts and souls with joy and with the Holy Spirit." Nais mo bang mangyari ito sa'yo? Be a disciple. Ang nang disciple, sumusunod sa Panginoong Jesus. At kung totoo kang disciple, may joy ka kung sumusunod ka talaga sa Kanya. Hindi ka dadali ng joy sa ng Diyos sa lungkot. Laging ang pagdadalan sa'yo ng Diyos ay kapayapaan, kagalakan, dyan Kanya dadalin. Kaya kailangan sundin natin siya. Kailangan tanong palagi sa disciple, we cannot really obey God unless we love God more than we love ourselves. You know what's emotional health? When we love God more than when we love ourselves, we follow Him and we do serve the community. Kaya masasaya yung mga disciples. Alam mo kung bakit? Kasi nagseserve sila. May joy sila at they were filled with the Holy Spirit. Alam mo, kapag nasa iyo ang Holy Spirit,
May bunga yan. Love, joy, peace, patience, kindness. And lahat yun, emotional health. Kaya naman kapag puro galit, sama ng loob, init ng ulo ang nasa atin, baka kailangan pag-isipan ng ating emotional health and ask the Holy Spirit to fill us once again. What is our message for today? We need to become healthy by taking care of our bodies, by thinking great thoughts, and trading up our negative emotions. Because health is wealth. It is a valuable possession. Ang mga bayani nung unang panahon, napakagigiting na mga pinaglalaban nila, pero patay na sila 30 years old. Bakit? Kasi hindi nila naalagaan ang kanilang kalusugan. Kayo mission, tumigil. At tayo, mahaba pa po ang buhay na ibibigay ng Diyos sa atin. Tandaan, my health, my wealth. Let's worship the Lord. Yes, Jesus, we worship you. We long for you, O God. We desire you. We desire to be with you every day. Ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa'king tugon. Kailan may di pa babayaan sa'yo. Pagsamba, Panginoon.
ang papuri ko ay tanging sa'yo. Sa'yo lamang inialay, O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo. Mananatili kami sa inyo, Panginoon, sa inyong presensya, sa inyong pagmamahal. Na kahit anong mangyari, Panginoon, meron kaming mga pangako ninyo na panghahawakan. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay manalangin na po sa Panginoon kung ating pong napag-isipan ang mga bagay na ito. At nais po natin na ma-regain ang ating pong health. Gustong-gusto po na i-bless ng Diyos ang panalangin na yan. Papagalingin niya tayo sa ating mga karamdaman, aayusin niya ang ating mga relasyon, ang ating puso, ang ating isip. Basta magtiwala tayo sa Kanya, sundin natin ang Kanyang sinasabi. Ito'y magsisimula sa ating pagpapakumbaba at paglapit sa Kanya. Inanyayang ko po kayo to pray with me. Father, in Jesus' name, sorry po. Binibigay po namin sa inyo ang lahat ng mga bad habits namin, bad thoughts. Lahat ng hindi magagandang nararamdaman ng aming puso at isip. At tinatanggap po namin kayo bilang aming Panginoon sa aming isip, sa aming katawan, sa aming mga emosyon at aming Panginoon. Pagalingin niyo po kami. Puspusin muli ng iyong spirito, puspusin niyo ulit ng inyong mga salita. Bigyan mo kami ng lakas na mahalin ka ng higit sa aming mga sarili. At kami naniniwala kayo ang pinakamatinding kayamanan na meron kami. And by your stripes and by your blood, we are healed. We are strong to resist all forms of temptation, lalo sa mga bagay na pisikal, Panginoon. If only for our spirit to be that strong. Wasak ang mga sumpa ng mga karamdaman sa aming mga lahi, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng pagdidisiplina na honor our bodies, honor God in our bodies, whether we eat or drink, we will honor you, Lord. Salamat, Panginoong Yesus. Salamat, pinapalitan mo ang aming isip ng magagandang mga bagay na nais mong gawin namin para sa inyo. Use our lives for your glory. In the name of Jesus of Nazareth, we pray. Amen. Mga ka-faithful, kung meron pa pong nagnanais na ipag-pray po namin sila sa kanilang mga karamdaman, nandito po kami, i-chat nyo lang po, and we will be gladly praying with you. At it's never too late to become healthy.
God bless us, mga ka-faithful.